naman po sa inyo lahat. Magandang hapon sa mga nandito, tsaka kung sino man nandiyan sa labas po. Wow, diba? At syempre pa, dahil ang mga viewers natin sa ating live streaming ay pwede rin magbigay ng questions para sa'yo. Yes, iba na talaga ngayon. Oo. Pero ngayon, nandito ang ilan sa mga vloggers para simulan ang tanungan natin. We'll start with you, Miss Kate of Random Republica. Ready ka ba? Yes? Later ka na. Ikaw may tanong kagad-agad. Ayan. Bilang kilala po kay isang blockbuster na director, sa mga past na movies na ginawa niyo, parang ano po yung pagkakaiba niya ng The Revenger Squad na dapat po panoorin ng mga tao? Diba, direct talaga na sa Starshock siya. May kaba, may takot, may nginig. Ano po ba talaga? Ganon. Ano, sobrang nakakatawa to. Sobrang riot to. Lalo na si Daniel tsaka si Vice yung magkasama. Plus Pia. Yung last year namin, yung hindi kami nakaabot sa Metro Manila, Pintas. Nakakatawa na yun, di ba? Pero ito, mas tinodo pa ni Vice. Binigay niya ng bonggang-bonggang lahat ng energy, pati yung lahat ng pag-iisip niya, kung sino-sino yung mga kinausap, sino parati kami nag-uusap parati kung paano gagawin to. Kailangan nakakatawa tong eksena to. At walang pinalagpas na eksena ang hindi nakakatawa. Yun lang, thank you. Oo, ang bongga, diba? Taray, oo nga. At least into this year. Ay, oh, welcome to the late Bixby Show. Hello, hello. Nabanggit ko sa press ko na si Daniel tsaka si Vice parang Dolphy and Panchito. Oo. Mapakwento lang kung paano ba sila off-camp tsaka doon sa sampalan na rin. Ni Pia. Yung off-cam tsaka on-cam ni Vice tsaka ni Daniel, halos pareho eh. Kasi harutan sila ng harutan eh. Tapos, kapag kinukunan ko si Vice na hindi nakikita si Daniel, inaasap ni Daniel si Vice, tapos mawawala si Vice doon sa eksena, tapos magsusumbong sa akin. Direk ko kasi, kanina ka pa rin eh. Ganun silang dalawa ni Vice. Tapos si Pia naman, kasi nga wala. Wala sa timing si Pia. So, siguro, sige, sampalin mo ko. Nakita niyo ba yung sub-dressing? Sa park na rin. Oo. Sa park na rin. Sige, hindi. Nahiya si Pian. Ayaw niyang tamaan. So, no. Hindi. Okay lang sa akin. Sige, sampal agad ni Pia. Sa akin. Nang walang action, ha. Yun. So, yun. Ganun kami parati kay Pia. Kasi, kung ano yung sasabihin mo, gagawin niya agad. Oo. Namin yung bloopers na yan. Yes, sa dulo, sa credits namin. Mm-hmm. Lahat ng bloopers nandun pa rin. So, hanggang sa dulo talaga ng pelikula, tatawa pa rin kayo. Oo. Hanggang sa credits, tumatawa pa rin kayo. Yes, ang taray. At syempre, nandun din ang Barna, di ba? Talaga naman si Queen Mother. Oo, si Barna. Si Barna, oo. Meron kong question, friendship, para kay Direk Joy. Hi po, I'm Albert from Chicanes. Sabi kasi ni Vice, goal niya for the movie is $1 billion. So feeling the captain of the ship, ano naman yung take mo on that? And nakakamu na ba yung ano? Oo, pag sinasabi niya yun, hinahampas ko siya eh. Oo. Kasi siguro during yung filming namin, sinasabi niya na $1 billion direct. Huwag kang ganyan, so inaano ko siya. Nakaka-tense eh, you know. Pero specific yung goal ni Vice, so ganun siya mag-set ng goal sa sarili niya. So yun, so ngayon, sobrang sipag niya mag-promote, yeah. Actually, mas napagod siya sa promotion than the movie. Oo, kasi kami chill lang kami. Kahit na superhero yung mga ni Vice, tsaka wala siyang double, ha. Hindi, meron siyang double, pero yung mga things na pang malalayo. Pero practically buong ni Vice, yung buong. Bakit, Gines? Yung buong mga fight scene niya, talagang siya yung gumawa. Ewan ko ba? Siguro kasi lalaki pa rin siya, no? Lalo na si Daniel. Sobrang galing mag-fight ni Daniel. Yung siguro dahil sa Laluna Sangre, may form na siya. So, yun. At saka padilya siya eh. Siya talaga yung poging action
mag-action star. Pero mati ni idol ba si Daniel? Pero galing niya. Galing niya sa... Ang galing niya mag-fight scene. Yan lang. And sabi po ni Vice, okay sa kanya na ikaw na rin yung forever na director niya. Belongs to... Adik naman po si Vice. Oo. So, pero how do you make it different? Para feel baka magkasawaan or baka predictable na masyado? Si, yung humor ni Vice, na yun yung... Na hindi ako yun, ha? Yung humor ni Vice ay napaka-now, relevant, current. So, parating, hindi nagbaba, hindi ka magsasawa kasi napaka-current niya. Alam niya eh. Alam niya yung pulso eh. Tapos, alam niya rin pa paano mag-gumawa ng panibagong katatawanan and then matitest niya. Tinetest niya kagad. So, yun. Hanggat siguro nandun yung ano, and panahon niya, and then he knows it at ano, makakagawa pa siya ng mga maraming pelikula na ganyan, na kikita at nakakatawa. Alam niya kasi eh. Minsan po ba hindi nagsisink yung sense of humor? Yung sense of humor ko kasi, medyo pang lalaki, yung bastos, toilet humor. Mr. Suave ako eh. Siya bading eh, di ba? Bading yung humor, pang bata, bading. So, hindi kami pareho magka, ano, pero ang comedy, natatawa ko eh. So, okay kami dalawa, hindi ko alam kung bakit. If hindi naman kami pareho ng humor, oo. So, yun. Okay. And last na po, last year kasi, you were directing Coco Martin. Yes. Now, he's directing his own. So, nagkakaroon ba, nagkausap ba kami about it na pagkaging magkalaban kayo for Nagkausap kami ni Coco, pero kasi meron pa kaming supposed to be gagawin eh. Pero hindi naman siya ano about sabi ko lang sa kanya nung bago siya mag-start, sabi ko, "Oh, hinay-hinay lang ha, basta enjoy mo lang ganun. Enjoy mo lang. Hindi yung pa-pressure siya into making it na parang kasi Coco Martin siya. Eh enjoy niya lang kasi first niya eh." So I think Nagawa naman niya. At saka okay kami ni Coco. Nagkita kami sa isang party, tapos mukhang okay pa rin yung pwede namin gawin for the future. Yeah, okay pa rin. And last na lang, you were successful as a producer for Kita Kita. And now you're directing The Revenger Squad. Gusto mo ba malamangan ng kita ng The Revenger Squad yung Kita Kita? Palagay ko malalamangan niya talaga. Yeah, oo. Malalamangan talaga ang Revenger Squad. Last year namin, 600 eh. So, 300, mga 400 lang kami sa kita-kita eh. Mga ganun eh. So, 1 billion. 1 billion talaga, sabi ni Vice. Tapos pag nagkikita kami ni Vice sa mga matataas na lugar, sinasabi niya ng 1 billion. Kailangan daw sabihin natin to pag nandun tayo sa matataas na lugar para marinig ng universe. 1 billion. So sumisigaw talaga siya ng 1 billion. Oo. Sumisigaw siya. Tapos pag mag-isa daw siya, naglalakad siya, para daw siya sira ulo, 1 billion. Mayroon siya pa na. Law of attraction. Oo. The power of words. Correct. So, pero baka kailangan na rin niya magpagamot. Baka yun na yun. Kasi baka inakausap niya sarili niya. Baka rin bumitaw. baka hindi maalit eh. Baka ano eh. Mabago, matuluyan. Totoo, oh yeah. Fairness naman talaga. Next question, galing kay Gary. Hello, Ms. Joyce. Hello po. Question ko po, parang sa isang interview po before, sabi ni Chris na parang opinion po siya na kami role dito sa The Revenger. Yes, yes, yes. Kaya lang hindi po natuloy dahil pang magtabi the role daw po. Ano po mong kwento behind that? We were, yung pinaka-main kontrabida namin talaga. Yung si Mino, or Mina, yung ganun. Siya talaga yung, ano namin, yung peg namin, si Chris, para hindi siya masyadong talagang sobrang nakakatakot, gano'n. Yung fun pa rin yung pagiging kontrabida, hindi yung talagang brasuhan at ano, yung may blood or something. So, yun yung first option na namin talaga for her. Kaso, yun nga, inayawan ba niya? Sabi niya sa interview,
Oo nga eh. Pero sana sayang kasi parang sabi ko, ibang klaseng kontrabida sana yung gagawin namin for her. Pero it's okay. Okay lang naman. Kung ano po cameo role daw po, so ito po bang movie na to, meron possibility na may sequel? Meron, kasi ano eh, superhero po yung pelikula. So meron, at it was ano? Conceptualized na gano'n na parang just in case ano, pwedeng magkaroon ng Queenie na superhero na pelikula niya, or si Daniel lang, si Vice, at saka yung mga minions. Minions. Pwede silang magkaroon. It was, ano, conceptualized ng ganun. Yeah. Yes po. Tapos ka, natitinan ko kasi yung iba ba, sabi ko, oo nga, no. Ay, hello, kain ka lang. Siyempre, ay, may tanong si Toby from Hotspot. Miss Joyce, tanong ko lang po about po dun sa fight scenes. Ano po yung mga pinagdaan ng workshops and trainings po ng kada artist? Nilabahis. Wala. we don't have time. Oo, we don't have time. So yung training nila, parang kunyari, shoot namin ng hapon, umaga pa lang. So, yun na yung training nila. And for that particular fight scene na, hindi yung nagkaroon ng training na before the shooting. Kasi sobrang gipit yung time namin eh. Tapos sobrang rin silang busy. Kasi Pia din, ano, galing UN, kung saan bansa. Tapos ano siya, yun. So, on the ano na talaga, on the day ng pag-shooting namin, dun na yung training nila. Okay, thank you. Next question, magagaling sa'yo, Sir Wilbur. Joyce, Direct Joyce, kasi ganito na, yung sa press con ng, grand press con ng Revenger, in-stress talaga ni Vice, although we are all very confident, and he as well is very confident about the movie, meron siyang isang particular reservation na sinabi na gusto niyang magpakita ng mga bagay-bagay dito sa pelikulang ito para hindi isipin ng mga tao na ay hindi ka na nakakatawa. Mm-hmm. Oh, ano yung particular na bagay na inassure ninyong dalawa with each other, mm-hmm, for his comedy and this brand of comedy to remain fresh as ever? Anything with the new? Anything with the new? In sync always with the new? Something yes, like yes. At saka, dun pa lang sa set mismo eh. Di ba, syempre, as much as possible, gusto namin good sound. Pero yung sa set pa lang namin, kami mga makeup artists, mga ano, tumatawa na sila, hindi na nila napipigilan eh. Okay, so parang, okay, I get it. Dun mag-gauge mo na kagad eh, na nakakatawa. Tapos, yun, nanood ng Russia si Vice, pagkatapos kasama niya yung ibang mga hindi nakakaalam tungkol sa pelikula. And we got the same reaction. So, feeling ko kaya confident si Vice. Eh. Because the reaction, ano eh, ang lakas ng reaction. I think mag-anchor lang ako sa isang past na successful movie. So parang siguro yan din ang in-assure mo when you work with the star for all seasons. Kasi binanggit mo sa vlog ko no na kailangan meron na akong ipakitang bago tungkol kay Ate B. Kasi associated na siya with drama. Oo. Diba? People must also laugh at her and with her here. Yes. Just as you did with Vice Ganda. Yes. For a new Vice Ganda. Yes. Okay, thank you. And we'll be right back. Ang taray, no? Patagang balitaktakan. Meron pa lang, ganun. Yes, may balitaktakan, uh-huh, diba? Ito, syempre, ito susunod, meron tayong katanungan mula naman kay Michael. Wow, Michael. Hi, Derek. Hello. Congrats. Kasi ngayon pa lang, alam ko mo. Ay, alam na natin. Yan ang magna-number one. Hindi 1 billion? Yeah. Number 1 billion. Yes. Tayo yung mag-number 1 billion. Yes. Uh-huh. You're an award-winning director. Nalalo kayo noong 2001 for La Vida Rosa and noong 2013 for 10,000 Hours. And blockbuster director po kayo. Ang tanong ko po, what defines for you, ano po, what defines a good movie? Yung maaliw ang tao o yung magandahan ng tao sa pelikula? Depende sa pelikula. Like, Revengers. Kailangan matawa yung mga tao. Matawa at masulit nila yung binayad nila. At masulit nila yung time na binigay nila sa akin. Na binigay nila. So parang gusto ko, ang pelikula, kung drama ka, kailangan magpaiyak mo sila. At makarelate ang mga tao.
naiintindihan nila yung kwento, nakakasimpatya sila sa mga characters. Merong mga magagandang pelikula na parang, ganda naman nito, pero pagkatapos nun, wala na. Wala kang naramdaman, hindi ka, wala na, tapos na. Tapos na rin, paglabas mo ng sinehan. Pero may mga pelikula talaga na nag-stay sa'yo. Nag-stay ng matagal, at tapos kapag binalikan mo pa siya ulit, you still get the same feeling. Yun yung mga talagang pang-lifetime na, ano, yung mga kwento nila, classic na. Yung kahit anong edad, kahit anong panahon, you still can relate to that story. Yun. Nakatrabaho niyo po before si Mr. Robin Padilla. Yes, and now si Daniel Padilla. Ano yung mga traits na nakita niyo kay Daniel, na nakita niyo kay Robin? Well, when it comes to action at saka passion nila for the movies, magkapareho silang dalawa. At saka, kitang-kita ko yung si Daniel, yung pagiging Robin Padilla niya rin. Kitang-kita ko kay Daniel. Yung dedication, yung at saka yung pagmamahal sa mga tao, sa mga co-workers namin, at saka sa mga fans nila. Yun yun eh. Yun si Robin eh. Yun din si Daniel eh. Ganun sila pareho. Sabi niyo po kanina na may posibilidad na magkaroon ng sequel yung pelikula. Oh. May mga naisip na pa po kayong title para sa sequel? Wala pa po eh. If ever, meron agad. If ever, sino yung artist ang gusto niyo mapasama sa Avengers Squad sa sequel? Kahit sino. Sana yung hindi busy. Sana yung ano, yung hindi masyadong busy, kahit sino. Kung papipiliin po kayo sa main characters, ang mga superheroes, ano po dyan yung gusto yung makamit na kapamilyon or pagiging superhero? Yung kay Gandara. Oo. Masaya niya eh. Masaya niya yung powers niya. At saka, may ano yan eh. May mga point yan eh. Ito, lalo na dito, yan. May ibig sabihin yan, tsaka yan. So may mga powers yan. Tsaka to. Yan, may powers. Tsaka to. Charot. Yan. Yun lang po. Ay, lipstick pala yun. Oo, lipstick. Yan. Ay, dagdag ko lang po. Gano'ng katagal yung eksena ni Catherine Bernardo sa movie? Mabilis lang. Parang? Hindi naman. Siya may bandang dulo. Parang yun ang sequel. Thank you po. Thank you. Next time, meron ito. Ang tari lahat nagtatanong talaga. Anaka po. Osh. Hello po. Jasper po from Lionheart TV. Hello. Ayan. Tanong ko lang po. Sa tingin niyo po, as a director, ano po yung pinaka-edge ng movie nito para talagang sabihin dalit sa edge ng tao? Or out of all the entries ng MLF? Ano talaga to? Slapstick. Kalakhak. Physical. Adventure, yung gano'n, yung... Ewan ko, parang hindi ka titigil. Pero may heart. Yes, oo. Kasi maganda yung conflict nilang tatlo eh. They're interconnected sa conflict na ano. It's about family. So, it's about family na hindi yung kailangan magkakadugo ah. Kaya, basta pag tinuring mong kapamilya mo, part ka ng family. Hindi, wala yun sa kamag-anak o ano. So, yung composition nilang lahat, they make a funny and beautiful family. Kahit na ganyan yung mga itsura nila. Ayun po, additional na lang po siguro. Kasi tingin niyo po, ano po yung pinaka may iwan itong lesson, especially sa mga bata, yung mga nukod niyo. Wala. Ano yung lesson? Entertainment lang talaga. Tsaka siguro yun, yeah, you know, when you belong to a family, kahit hindi mo nanay, tatay, ano, kapag winelcome ka at pinalagaan ka at binahal ka, part ka ng family, hindi mo kailangan maging magkakadugo ka. Yun lang yung lesson na alam ko ha. Baka naman may makuha yung mga ibang bata. Thank you. Okay. Salamat. Ito next, meron din tanong. Hi, Direk Joyce. I'm Aizel from Inquirer.net po. Okay.
direct ask ko lang kasi how easy it is and how hard it is to work with Vice Ganda in terms of comedy. I meant the easy because siguro in a single instruction he will pick it up. That's the easy part. Yes. The hard part is because you know very well the brand of comedy and the caliber of comedy of Vice Ganda. Yes. Is it doubly hard for you to think of scenes na to think of ideas and scenes na ipapagawa sa kanya since parang kasi to other directors maybe na bago baka ma-intimidate working with him kasi maybe parang baka may idea no mas magaling pa siya sa iyo or ano. How easy and how hard it is both to work with Vice Ganda given his caliber in comedy? Yes. Alam niya kasi yung brand ng comedy niya. So yun yung hinahanap ko. So yun yung pinag-aaralan ko, paano ko pa madadagdagan yung gusto niyang gawin, paano ko i-execute, paano ko pa mapapa-heighten yung gusto niyang mangyari, ganun. So more or less, ganun talaga siya. And sinasabi ko, alam din niya yun na hindi ko talaga brand of comedy yung comedy niya. Yun. So hindi ko nga alam bakit kami nagkatagpong dalawa. Hard is kahit anong pilit ko, kasi siyempre after last year, tapos this year na naman dyan, hindi ko mabago yung brand of comedy ko rin. So medyo doon ako sa slapstick. Ako yung slapstick. Hindi si Vice. So yung direct, yung nawalan siya ng mat. Oo, yun yung mga pinagbabagok-bagok. Ako yung mga ganun. Yung mga, kasi yan yung mga male yung... Oo, oh, yan yun eh. Yung mga medyo masasakit, akin yun. Kasi yung nanay mo. Oo, yan. So, yun. Hard makapagtrabaho sa kanya. It's because Vice Ganda siya eh. Diba? Nahihirapan ako on the part na parang sabi ko, baka hindi niya ako kailangan. Baka, ano... Sabi niya, hindi, direct. Paano gagawin? So, kahit siya, talaga, ini-encourage kanya na, ano, na, di, okay to. Ito yung gagawin natin, tapos lalagpasan pa natin. Yan. Kasi, yung gusto ko, yung action niya, yung malupit. So, ako yung part na ganun talaga, on the part ng action, siya talaga sa on the part na nakakatawa. Yun yung collaboration namin dalawa. Although, actually, silang tatlo. Ang hirap lang dahil busy sila. Oo. So, kung sana hindi sila busy, tas busy pa ako. Yeah. Kayo po ba mismo as a director, bawa, nakita nyo, nagawa nila yung scene. Yeah. Kayo po ba mismo natatawa kayo sa scene na ginagawa nila? Oo, hindi ako makakat. No? Hindi ako makakat. Yung talagang, ano, yung... titigil ka, tapos sabi ko, wait lang, dire-diretso lang, gano'n. Tapos saka pa lang ako makakat. Hindi ako makakat pa gano'n. Lalo na yung, nandun yata yun sa ano eh, yung Chris Aquino ba yan? Nandiyan ba sa trailer? Oh, yun. Tawang-tawa talaga ako dun eh. Yun yung pinakatawang-tawa ako sa lahat. Yung ano na. Tsaka yung, mamatay ka na, nangyayakap. Kasi nangyari sa itong buhay yun, di ba? Bata ako, gano'n din ako eh. Next, ito na, ano, aking character, no? Yes, this is called... Dami na naka-ready. I direct Miss Marcel from Stay That Page. What do you usually do po sa mga bonuses nyo? Kasi for sure naman, magkakaroon kayo ng bonus nyo come next year. What do you usually do with it? Ipaparapol today. To share. Bonus namin. Tip last year, may pinagbigyan ako. May pinagbigyan. Yes, bro. Tapos, ginastos ko yung kalahat eh. Namili ako ng boyfriend. Ano lang? Meron kayong specific... Sampu-sampu. Meron kayong specific gift for your daughter kay Liam? Kay Liam? Ano? Oh, wala eh. Pero nag-aano ba siya? Siya ba yung tipo na nagre-request ng mga sa inyo? Items, bumibili na lang po siya ng sarili niya. Kasi iba na po si Liam eh.
parang medyo into skincare. Oo, di ba? 15-year-old na kasi yung anak ko eh. So skincare na, eh wala akong alam sa skincare. Tingnan nyo naman. Oo, gusto ko ng araw eh. So, hindi ko alam kung ano yan. So, siya na yung bahala sa, ano niya, sa skincare niya. Yeah. Yeah. Oo eh. Parang yun yata yung sa mga bagets ngayon eh, no? Ang mga usually mga hinihingi sa niya sa akin na mga ano, concert na mga ganang tickets, yan. Yan mga medyo magastos na part yung concert, yan. Ano ba yun, yung Lainey ba yun? Lani? Yun, yung Lani na yun. Mahal nga, sold out. Oo. Meron ba kayong ticket? Bili ko? Oo. Ikili ko para sa anak ko. Baka mapapangasawa niya yung singer na yun. Wow! And then, I don't know if you're in the liberty to share. Aside from Revenger Squad, ano ba po yung top 2 or top 3 na papanoorin niyo this film test? Yung kay, ano? Yung kay... Oh! Siyempre si Panday. Oo. Papanoorin ko siya, tsaka... Only You ba yun? About You? All of You. All About You. Ha? All of you. Yan. All of You. Tsaka Siargao. Ni Direk Paul. Yun na. Ay, larawa niya. Yes, larawa. Yan. Okay. Dahil ganyan na rin lang yan. Sana mapanood ko na lang lahat. Yeah. Sana mapanood ko na lang. Oo. Thank you po and Merry Christmas po. Thank you. Next naman, syempre, ang ating pinakabagong Star Patroller. Ah, talaga? Hi, Direk Joyce. Hi. To be honest, lahat na-ask na nila ng questions na sa mind ko. So, parang for me, I just wanna say congratulations ngayon pala. Because Daniel Padilla, mag-isa pa lang yan. Vice Ganda, mag-isa sa isang movie. And viewers, pa sa isang movie. Talagang blockbuster na. Pero ngayon pinagsama-sama mo sila at kahit busy sila at talagang nagawa ng paraan at tatapos itong movie. Tsaka ang ganda nila, Yes. Visually silang tatlo, no? Nag-compliment silang tatlo. Ako, so yun. Congratulations on Derek. Salamat. Oh, diba? Congratulations. Now, meron pa bang mag-question? Ako po, medyo on the personal side. Kasi po, in previous blog cons and press cons, si Direk Cathy has repeatedly said naman na she has intentions of retiring soon. In 2019, she's about to retire. Yeah. Na fully talagang stop ang directing job. It's meron siyang nakwento na one incident na nagka-problema siya sa school sa daughter niya because she basically lacks the time para sa mga anak niya. Kayo po ba, do you also see yourself na, kumbaga, retiring from ano? No, idol ko si Susan Roses at saka si Eddie Garcia. Gusto ko talaga, pag matanda na ako, tatrabaho pa rin ako. Gusto ko, nag-iisip pa rin ako. Basta anything sa pelikula or kung saan man. Basta, ayaw ko mag-retire. Inisip ko nga, I'm turning 50 next year. So sabi ko, 50? 50 na ako. I'm 49 now. So sa May, 50 na ako. Hindi! 1968 kasi ako, binanganak eh. So, hindi ako bagets. So sabi ko, siguro I'll be mga 25 years na lang to 30 years yung ano ko sa mundo. Anong gagawin ko kaya? Sabi ko, dapat dahil kong gawin. Ano pa ang pwede kong gawin? So excited about kung saan ako pupunta. Naghanap ako ng ibang platform. Nag-iisip ako ng ibang, ng second career. Pero still in filmmaking pa. So, yun. Naghanap ako. My daughter is 15-year-old. I think she has better chances sa life than me. Kasi mas okay siya yung ganun. So, ngayon, inaayos ko yung buhay ko. Not naman inaayos na ano. Gusto kong maging masaya. My next 20 or 30 years of my life. Masaya at still gutom pa rin for materials, for things na gagawin. Yan.
But you never got to the point po na, as in, extreme exhaustion na, yoko na. Naniniwala talaga ako na matulog ka lang. Alam niyo, pagpagod ka, matulog ka. Tapos, pagpagod ka, huwag ka makapag-usap kasi magagalit ka. So, matulog ka lang talaga. And circle of friends. Yeah. Parati kong mga kausap yan, yung mga weekend friends mo, tsaka mga birbihira, pero pag nag-usap kayo, hanggang umaga, yun yung mga yun. Thank you. At saka may pa-follow up. Si Albert. Tsaka diba, ito lamit lang tayo ng kapatid ng tao. Oo. Bakit ba? Yun, direct kasi, the reason, isa sa mga reason bakit nag-stop si Pia for sa acting is because parang sinasabi na hindi naman talaga siya fit for an actress. So, anong pressure sa part ninyo na hindi ma-judge si Pia na gano'n na ba't pa siya sinali eh, hindi naman talaga siya fit for an actress but more of a movie? Hindi gano'n. Kasi ito yung mabuti nga, ito yung pelikula na una niyang ginawa na kasama siya, na-bida siya kasi na-enjoy niya. Kasi magaan, at saka yung character niya iba eh. So, marunong siya kumarte. Siguro, before, baka hindi siya marunong, gano'n. Baka hindi pa siya marunong. Pero nung naging Miss Universe siya or ano, nagkaalaman, nakita niya yung mga tao, yung audience, nagkaroon siya ng confidence at gusto niya. Okay? Pero hindi ko sinasabing magaling na siya na umarte, ha. Marunong siya umarte, nag-i-enjoy siya, ginagawa niya lahat. So, it's a start. Tapos, bakit po pala napag-desisyonan na walang leading man si Vice N? Meron. Sa dulo. Parang inaano niya na parang all throat, ba't ganun? Parang bakulo. Oo, wala talaga siya. Eh kasi tungkol nga po sa siblings eh. Hindi naka-focus dun yung ano niya. Tsaka baka sa totoong buhay na lang siguro may leading man siya. May dumalo ba din eh? Charot! Mm-mm. Ay! Ng powers, even sa kanila, wala po halos pareho talaga sa kanilang lahat. So, yun yung isa sa hardest part ng paano conceptualize at hati-hatiin yung mga powers na yun para pag naging squad sila, they complement each other yun. Kasama yan, even sa costume nila, yun, magkakakabit lahat yan. Kanino ka mas nahirapan in terms of yung character niya as a superhero? Wala. Wala na yan. Nalatag po siya. Thank you. Okay. Ako direct last question lang. Doon sa visual effects, doon siya pwede mga superheroes, Avengers, mga ganyan. Parang pinagandaan direct yung sa mga pa-visual effects, ano yung mga pinag in inspiration, di ba kinihirapan? Thank you. Guys, nahirapan po sila sa editing at visual effects. Yan po ang headline natin talaga sa mga isusulat natin. Yes, meron pa bang huling magtatanong? Kung wala na po, yes. Meron pa? Ano yung, di ba kasi nausing Avengers, yeah. Tapos yung Justice League. Ano yung mas malapit ito? In terms of? Hindi ko napanood yung Justice League. Baka ano po? Okay. Yung okay, more on Avengers. Oo. Okay. Wow, di ba? Meron pa ba? May follow-up? May pahabol pa ba? Wala na. Direct, imbitahan natin lahat sila na ipamalita at i-share itong The Revengers Squad. Ngayong Pasko sa December 25, Merry Christmas po sa inyong lahat. Yeah. Gawin po natin Merry ang Christmas natin. Merry pa more sa pagnood ng ano,
ng Revenger Squad. Unahin niyo pong panoorin to para yung susunod na mga pelikula papanoorin niyo ng Metro Manila Film Festival. Nagsimula tayo sa pinakamataas na tawa hanggang sa ma-enjoy na natin lahat ng mga susunod pa mga ibang pelikula. So yun po, Merry Christmas! Yes, thank you so much! Hi, Kapamilya! Subscribe now to the official YouTube channel of Star Cinema for updates on Ganda Rapido, The Revenger Squad. For more exclusive videos, just click the I button.